Okay, good morning po mga kapatid at mga kaibigan na nakasubaybay po sa ating devotional tuwing umaga. Alas 7 po at mamayang gabi, alas 7 din po. 7 days a week. Ayan, sisigapin po natin na tayo lagi magkakasama araw-araw, lalo na sa ganitong sitwasyon. Sister Malu, yung ating sitwasyon ngayon, pinapasalamat natin sa Panginoon. Ito'y kanyang kalooban, bagamat nandito tayo sa ganitong karanasan, tayo po ay sama-samang nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoon. So ipagpapatuloy po natin ang ating devotional. Mga kapatid, diyan lang po kayo at samahan nyo kami dito sa ating na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po, kasama natin si Sister White, si Sister Malu. Ayan. So tayo po ay magpapasimula at uumpisahan po natin sa pag-aawitan. Ayan po, pag-aawitan po ang ating gagawin muna. Aawit tayo ng dalawang awit na papuri sa ating Panginoon. Una po natin aawitin na yung Kirsch Chorus. Kung alam po ninyo, ay samahan po ninyo kami. Dapat sana kasama namin kayo, ngunit medyo nagkaroon ng technical yung ating projector. Okay po, no? Awitin po natin yung I cast all my curse upon you. Yan, alam niyo ang ganda ng message ng awit na ito. Yan. Kapag, minsan kasi kapag kung kailan ka talagang hindi mo na kaya, tsaka ka lang, hihingi. Pero mas maganda, lahat ay hayaan natin ang Panginoon ng manguna. Sabi sa kapampangan, ingino yung mga siwa kaya. Okay, surrender pa. All. Surrender all. Ayun, tama. Okay, awitin natin yung I cast all my cares or care chorus. Sa ating Panginoon. Pangalawang awitin po natin ay ang Do You Know My Jesus? Yung bang Jesus namin, yun din ang Jesus ninyo. Hopefully. Say amen for that. Amen. Ayan, awitin po natin. Oh. Kung alam niyo, samahan po ninyo kami. That's seeking rest.
my friend. Have you heard he loves you and that he will abide till the end? Who knows your disappointment? Who hear each time you cry? Who understand your heartache? Why dress the tears from your eyes? Do you know my Jesus? Do you know my friend? Have you heard he loves you and that he will abide till the end? Ganda ng message ni Sister Malu. Yes. Kilala mo ba ang Panginoon? Ikaw ba'y may mga alalahanin? Ang solusyon ay ang ating Panginoon. Pangungunahan po tayo sa panalangin ni Sister Malu. Tayo manalangin. Kailan Diyos ang mga salahin. Pinupuri ka lang ang mga salas na ito. Salamatan sa pagkakataon ng Panginoon po ang kalapit sa inyo, Panginoon. Mga pag-aaral na inyo ba na ng salita. Maraming salamat po sa buhay kalakasan na patuloy namin tinatagay. Sa pagkakataon na naibigay sa amin upang pamitian ng patuloy part ng mga katotohanan ng iyong mga salita. Sa oras na ito, patuhanin kami sa mga pagkukulong na aming nagawa. Linisin niyo po ang bawat isa upang maging karapat-dapat kami sa inyong harapan. At sa oras din ito, tinataas po namin ang ayaw pong servisyo ng bagay. Ang aming pong pagbabahagi ng inyong mga banal na salita, ang mga katotohanan na tukol sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, sino man na nakikinig ay inyong pagpalain. At sino man na nasa banig na karamdaman ay inyong pong tapusin inyong pagpagaling ng kamay. Bigyan ng kagalingan at ng mga ipagpatuloy nila ako ng mga ginagawa sa araw-araw. Lalo-lalo na kung naayos sa inyong kalawag. Dalangin din po namin ang mga tao na nangunguna po sa pangunguna po sa crisis na ito, ang mga nasa poder o nasa gobyerno, mga nanunungkulan, hindi lang po sa gobyerno, kundi sa amin, kundi namin at yun. Tulungan niyo po sila sa kanila pong mga desisyon na gagawin sa mga plano. Latawa na ito ay nakaayon sa inyong kagustuhan. Yes. At ito po ay makatulong upang ang krisis na ito ay masolusyonan. Dalangin din po namin ang mga kapatid namin na patuloy na nagkakaroon ng alalahanin ng mga problema sa kanilang mga pangailangan. Panginoon, sapatan mo po ang mga pangailangan natin. Kayo po ang magkaloob ng mga pangailangan ito, kung sa gayon ay ang kapayapaan ng aming pumaranasan parati. Ang assurance po na ang inyong mga pangako ay aming pong mararamdaman at aming pong maibabahagi sa iyo. Maging pagpapala kami sa mga tao, aming nakasalamuha, aming pong nakakausap. Maraming salamat po sa patuloy na pong pagtugon sa aming mga panalangin ang lahat ng hiling namin sa dakilang pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, thank you, Sister Malu, no? Sa magandang prayer para sa ating mga kaibigan. So, patuloy po kaming nananawagan sa inyo. Samahan po ninyo kami. Atin pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Okay po. At ang ating topic, at gusto ko po lang ibahagi sa inyo po ang ating book na atin pong ginagamit. Na? Ayan. So, mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Ito po yango sa mga sulat, ito ikinumpay ni Mrs. White, no?
yung kinikilala nating propetisa, ito ay nailimbag sa ating publishing house, Philippine Publishing House. So nasa March 22 po tayo, no? Na ang pamagat ay pagtitiis. Kung meron po kayo nito, ay sabayan nyo kami. Kung wala pa po kayo nito, at nandito lang kayo sa malapit sa amin, oh, mag-request lang po kayo. Message nyo po ako at pwede ko po kayong padalan. Habang mayroon pa. Ayan. Okay po. So ang ating memory text sa Sister Malu, pakibasa mo nga na matatagpuan sa Hebrew chapter 10 verse 36. Pakibasa mo ng malakas. So, ganito ang sabi, sapagkat kailangan ninyo ang pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. Ayan. Hebrew chapter 10 verse 36. Anong sabi po ng sumulat ng aklat ng Hebrew? Sapagkat kailangan ninyo, it is an essential, no? Yung pagiging matiisin upang, ang sabi niya, kapag naganap ang kalooban ng Diyos nagampanan. Ay... Nagampanan. Ginanap na yung kalooban Diyos. No, ng ating Panginoon. Yung kalooban ng ating Panginoon ay walang iba yung ating pagsunod sa Kanya. No? Ano mangyayari? Tatanggapin ninyo. So, mayroon pangako, Sister Malu, ng ating Panginoon. Pero hindi natin ginagawa yon dahil sa pangako. Minsan, yun ang ginagawa natin yung kalooban niya para lang makamit natin yung pangako. Diba? Yung reward. More on ang focus natin sa reward. Pero tingnan natin po, yung ano ba yung mensahe ngayong umaga sa atin. Walang kapayapaan o kasiyahan ang mga buhay. Buhay ng ilan. Buhay. Life ng ilan dahil hindi sila umaalis sa saklaw ng sarili. Ano daw? Walang kapayapaan. Bakit sinabing walang kapayapaan, Sister Malu? Kaya, Siguro yun dahil sa pag-iisip puro na lang sa sarili. Yan. Ay. Hindi siya natutuwa, no? Dahil siguro sa pagsisikap niya, no? Yung sarili niyang kalooban, ang pilit niyang ginagawa. So, lagi na lang siyang frustrated, no? Hindi siya satisfied. Walang satisfaction dahil ang sarili niya laging kanyang inaalala. Palagi silang nag-ahanap ng simpatya. Sympathy, no? Paano ba yung simpatya? Ano yung example mo dito, Sister Malu, yung nag-ahanap ng simpatya? Yung bang... Siguro yung ano, yung parang gusto niya, nasa kanya na lang lahat ng attention, gano'n. Mm-hmm. Parating siya ang tinitingnan, parating siya ang pinupuri, parating siya ang... siya ang on top, parating, gano'n. Center of attraction. Oo, parang gano'n. Ay, parang yung bata, no? Pag kulang ka ng attention, wah! Lagyan mo lang ng dede, okay na naman. Parang gano'n, no? So, sabi niya, palagi silang naghahanap ng simpatya mula sa ibang tao. Kung gagawa lamang sila upang makita kung paano sila maaaring makatulong sa iba, no? Kung yun ang gagawin daw nila, kung paano ka makapagbigay ng tulong sa iba at mangungusap ng salita ng pag-ibig at kalakasan loob, ang kanilang mga kaluluwa na natuyo at nalulumbay ngayon ay magiging gaya ng isang halamang na diligan. Alam mo, ako'y natutuwa po. Natutuwa ako sa The Real Man Family, yung akin pong trabaho na yung aming kumpanya ngayon na pinangangasiwahan ng Kaisip Family. Ako'y natutuwa sa kanilang mga ginagawa. No? Kung maaari naman silang sa bahay na lang. No? Pero makikita mo, kahit sa ganitong panahon ng krisis, talagang iniisip nila yung ibang tao. Kapag pinuri mo sila, hindi nila gusto yung pinupuri sila ng sirala. Pero gusto nila, ito'y tayo. Tayo ito, yung ating company. So sila ay gumagawa. Iniisip din nila ang kapakanan ng iba. Gusto ko lang silang gawing halimbawa. No? Kailangan mo nga matuto sa paaralan ni Kristo ng mga mahalagang turo ng pagtitiis. Kahapon, napag-usapan din natin ang may kinalaman sa paaralan ni Kristo. Ang paaralan ni Kristo... Nandito yung kanyang tawag dito, library. Diyan mo makikita. Yan ang magtuturo sa iyo. Ang sabi dito,
huwag kang masisiraan ng loob, kundi ituloy ang paggawa ng may buong pagpapakumbaba. Ayan. Hindi mo gagawin yung paggawa para ipakita mo lang sa iba na ikaw ay gumagawa o para i-credit ito sa iyong sarili na kapag hindi ka nila napansin, hindi ka nagagawa. Diba? Huwag na lang. Ayoko na. Hindi nyo naman ako pinapansin. Minsan ganyan tayo na. Pero sabi nga ng ating Panginoon sa kanyang mga pamumusap, yung ginawa ng kanan mo, huwag mo nang ipaalam sa kaliwa. No? Sapagkat nalalaman ng iyong amang nasa langit yung mga ginagawa mo. Kapag pinaalam mo, bayad ka na. Wala ka ng reward. Wala ka ng reward. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Tuloy natin. Dadalhin ka nito kay Jesus. Pangungunahan ka upang pag-aralan ang tularan. Anong ibig sabihin nun? No? Kung paano pag-aralan ang tularan. Yung pagiging example. Pagiging halimbawa. Sana yung ginagawa natin yung bagay na ito, hindi para i-credit sa atin, kundi ay para sila din. Makikita mo sa paggawa mo ng mga kabutihan. No? Ako'y natutuwa, hindi naman tayo nagpapagaya, Sister Maru, no? Ayun, papasalamat. Meron tayong mga kapatid na sabi nila, kaya nila ginagawa, ay nakita din nila sa atin. Minsan nasiraan ako eh. Hindi naman nakita sa akin, pero nilapitan ako ng kabataan na hindi ko inaasahan na isang kabataan ang lalapit sa akin. Nilapitan niya ako, at pagkatapos niya akong tinulungan, tinanong ko siya, sabi ko, anong nag-udyok sa'yo, bakit mo ako tinulungan? Ang sabi niya sa akin ay, alam niyo po, kasi po ako madalas din tulungan. Kaya ito po, ginagawa ko rin pag nakakita ko may nasisiraan sa daan. Diba? Example, tutularan. Nanaisin mong gumawa ng kagaya ng ginawa ni Jesus. Ayan. Kaya nga sabi, yung ating buhay, papattern natin sa gawa ng ating Panginoon. Eh. Yung bang nagre-reflect ang ating Panginoon sa atin. Eh. Dumating dito ang ating Panginoon para sa mga makasalanan. Para sa iyo. Para sa akin. Diba? Para sa mga nangangailangan. Oh? Kaya ang ganda ng inawit natin, oh, I cast all my cares. Ayan, ito yung pagsasabi sa Panginoon. Itong ating binasa ngayon ay the youth instructor, no? Nailimbag. Tama ba yung Tagalog, Pastor? Nailimbag noong May 4, 1886 pa. So ituloy po natin. Tunay na darating ang mga pagsubok kahit na sa mga ganap na nagtalaga, no? No exemption, ibig sabihin. Ikaw man ay isang mananampalataya, darating din sa iyong pagsubok. Oo nga naman. Paano kang madadalisay kung hindi ka makakaranas ng mga pagsubok, no? Uulitin nga natin ang mga yung mga pagsubok ay pinapahintulot ng Panginoon. Yung mga krisis ay gawa ni Satanas. Pero diyan madadalisay yung mga anak ng Diyos, no? Labis na susubukin ang pagtitiis ng anang pinakamatiisin. Yeah. Hindi yung konting pagtitiis mo pa lang ngayon ay ano, pero yung matiisin ay dadanas pa kahit yung pinaka sabihin mo ng pinakamatiisin ang sabi dito, no? Parang siya na. Harap kayong Kapampangan, pinampaling mo na yung pamimim mo, ano? Ginawan mo na ng masama, pero wala ka pa rin makita sa kanya. Parang si Jesus, ano? Nilagyan ng corona na tinik, pinagsasampal, dinuraan, at kung ano-ano pa yung ginawa sa kanya. Pero walang masamang... Walang pagganti sa kanya. Walang pagganti, oo. No? Walang masamang salita na lumabas sa ating Panginoon. Madalas na katahimikan ang pinakamasakit. Masakit. Tama ba yon? Na pagsawatang maaaring maibigay sa kanya na nagkasala gamit ang kanyang mga lawi. Alam mo, ito yung isa sa pinakamahirap. Minsan, galit ka. No? Pagsabihan mo siya. Kapag tumatahimik siya, para bang lalo kang nagingit-ngit, no? Para bang lalo kang nagagalit, no? Pero yun ang tama. Pag napag-aralan mo ito, kaso yung realidad kasi sa atin, kapag tayo ay nagagalit, ang initial reaction mo ay gagantihan mo ng mas. Ha, huwag mo akong subukan. Ayan ang tawa, di ba? Kapag sinabi niya sa'yo, piso!
dalawang piso ang sagot naman nung, di ba? Ibig sabihin, dodoblihin yung galit mo. Pinagmamalaki mo pa yun eh. Pinagmiyayabang mo pa yun eh. Kupa yun eh. Natin yun eh, di ba? Pero hindi yun ang kalooban ng ating Panginoon. Kapag sila, yung mga kabataan at mga bata, no, ay nawawala ng pagpipigil at nagsasalita ng mga masakit na mga salita, madalas na katahimikan ang pinakamabuting landas na maaaring tahakin, na hindi tumatahak sa daan ng pagsaway o pakikipagtalo o panunuligsa. Yeah. Hindi yung babalikan mo ng masama, yung ginawa ng masama. No? In reality talaga naman, eh, mahirap eh. No? Mahirap, Sister Malun eh. Eh, although tayo, minsan nagagawa natin yan eh. Wala naman exempted. No? Sabihin ko naman, ipokrita si Brother Raybert kung hindi rin niya nararanasan yan. Lahat tayo. Pero kapag nare-realize mo na na kay Kristo ka, nakakaiwas tayo. Nasusubukan natin at makikita mo naman yung resulta kapag natututo tayo na magpakumbaba, no? Na hindi makikipagtalo. Madaling darating ang pagsisisi. Ang sabi niya, no? Madaling darating ang pagsisisi. Pero, sabi ko nga, yung example ko nung minsan, na ihagis mo na yung bato eh, no? Sa ulo ng tao. Nagkabukol na eh. Nagkagasgas na eh. May pakpeklat na. Oh. Ay, sorry. Pero, nasabi mo na. Ayan. Kapag walang pasensya, madalas nakakagawa ng higit pa sa itaas. Ah, meron pa. Okay. Okay. Madalas nakakagawa ng higit pa ang katahimikang ginintuan. So, maganda itong ano niya na to. Saan ka ginawa ito, Sister Malo? Katahimikang ginintuan. Kaysa lahat ng mga salita maaaring bigkasin. Oh. So, mas mabuti pa yung tahimik ka na lang. Kaysa, alam mo, gusto ko nga basahin natin yung Bible, Sister Malo, ng ilang mga talata. Pakibuksan mo nga dito sa aklat ng Kawikaan. Gusto ko itong kawikaan na ito. Proverbs chapter 10, verse 19. Ano? Kawikaan. Ito. Alam mo itong mga pangungusap ni Haring Solomon. Ito. Marami itong kanyang mga kawikaan. No? Kawikaan chapter 10, verse 19 to 21. Pakibasa mo nga ng malakas sa Sister Maru. Maganda ito yan. Chapter 10, verse... Verse 19 to 21. Kasi angkop na angkop ito sa atin. Alam mo, sa aklat ng Santiago, ganun din eh. Pinag-uusapan yung ating pananalita. Pakibasa mo, Sister Marlo, 19 to 21. Mm-hmm. Sa dami ng mga salita ay hindi mawawalan ng pagsalangsang. Ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay may karunungan. Mm-hmm. Ang dila ng matuwid ay piling-pilak ang katulad. Ang isipan ng masama ay maliit ang katumbas. Ang mga labi ng matuwid ay nagpapakain ng marami. Ngunit ang hangal ay mamamatay sa kakulangan ng bait sa sarili. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinaragdagan ng kapanglawan. Isang libangan sa hangal ang paggawa ng kasamaan. Ngunit ang matalinong asal sa taong may unawa ay kasiyahan. Hanggang ba? Hanggang 21. Tapos na. So, ang ganda, no? Magka-opposite eh, magkabukod yung isang taong tahimik lang at saka yung isang tao na maraming nasasabi. Bigyan pa natin ng chapter 17, Sister Manolo. Chapter 17, verse 28. Maganda rin ito. Proverbs din. Oo, Proverbs chapter 17, verse 28. Kung meron po kayong mga Bible, meron kayong mga ballpen, pakitala po ninyo. Maganda ito. 17 verse 28. Eh, kinalaman din sa taong tahimik lang. At saka yung taong ang daming alam sabihin. Okay. Proverbs 17:28. Verse 28. Maging ang hangal kapag tumatahimik ay tinuturing na marunong. Tingnan nyo. Maaari siyang matahimik. Excuse me, Sister Malo, no? Maging ang hangal kapag siya tumatahimik. Ibig sabihin yung taong kahit masama yung ugali, no? Hangal. Sabi niya doon ay... Kung siya'y tumatahimik, para siyang? Matalino. Para siyang matalino. Tuloy mo nga, Sister Manu. Inaari siyang matalino. Oh. Kapag ang labi niya'y itinitiko. Hmm. Pero yung taong ang daming niyang sinasabi. Lahat ay alam. Pero kumisa naman, pagyayabang lang naman eh. Pagtataas lang naman sa sarili, no?
mas mabuti pa nga tumahimik ka na. Mayroon nga tayong kasabihan eh. You know? More talk. Sister Maro, alam mo ba yung kasunod doon? More mistake. Ayan. So, less talk. Less mistake. Ganun lang kasi. Isa pa nga, last. Proverbs 21 verse 23. Alam mo, maganda ito eh. Marami po ito, pero tama na itong tatlong na talata. 21. Okay. Chapter 21 verse 23 ng Proverbs pa rin, no? Ang nag-iingat ng kanyang dila at bibig ay nag-iingat ng kanyang sarili mula sa ligalig. Ayan. So kung iniingat natin yung ating dila, ibig sabihin yung pinag-iisipan natin kung tayo nakakasakit. Kasi nga, hindi mo na maibabalik yan pag sinabi mo na yan. So tuloy natin. Kapag walang pasensya, nag-aalala at umaangal ang iba dahil hindi ipinasasakop ang sarili. Sabi niya, tayo, umawit ka ng mga awit ng Siyon. No? Ano yung Siyon? Yung awit ng kaluwalhatian, or yung Siyon, yung Jerusalem. Pagdating sa Jerusalem, yung templo ng ating Panginoon doon, yung may kabanalan, ano? Umawit ka ng mga awit na inaawit sa Siyon. No? Yung awit na may kabanalan. Minsan, patang pag marami kang mga problema, ay kung masubukan mo na, umawit ka o papito-pito ka, parang naiibsan yung galit mo. So instead na ilabas mo sa iyong bibig, idaan mo sa awit, no? Noong gumagawa si Kristo bilang anluwagi. Anluwagi ay Carpenter, no? Minsan ay papalibutan siya ng iba at sinusubukang tanggalin ang kanyang pasensya. Ginagalit siya, ibig sabihin, ng mga nasa paligid niya. Ngunit, magsisimula siyang umawit ng ilan sa magagandang mga awit. At bago pa nila malaman kung ano ang kanilang ginawa, nakisama na sila sa kanya sa pag-awit na na-impluensya ng kapangyarihan ng banal na espiritu na naroon. May kapangyarihan yung pag-awit, no? No? Ito yung ating binasa ay galing sa Adventist homepage 442 and 43. So, ang sabi dito sa kanyang huling pananalita, ibinigay sa kanya, no, sa tao, ang sakdal na halimbawa ni Kristo. Ibinigay sa atin ang pagiging halimbawa ng ating Panginoon. Punong-puno siya ng kababaang loob, punong-puno siya ng kabutihan, punong-puno siya ng kabanalan, no? Kaya sabi nga, imitate Christ, no? Gawin nating idol, gawin nating halimbawa ang ating Panginoon, gawin nating a pattern. At ang biyaya ng Diyos upang makaya niyang sanayin ang kanyang mga anak na maging mga anak ng Diyos. So pag tayo mga anak ng Diyos, disipulo na tayo ng ating Panginoon, tayo din naman ay magdidisipulo sa iba. So kailangan natin mga kapatid yung pagtitiis. No? Lagi ko nga binabanggit ito, isa sa mga paborito nating teksto. No? Ang magtiis hanggang wakas, Silang maliligtas. So, niligtas tayo sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya. Pero kailangan ito ay manatili. Sa pamagitan ng ating mga gawa, maimaintain natin yung kaligtasan na yan, mga kapatid. Ano? So, kailangan ang gawa. No? Pero hindi tayo nililigtas dahil sa ating gawa, ngunit kailangan ang gawa, ang pagsunod sa mga kautusan ng ating Panginoon, no? Para i-maintain natin yung ating ugnayan upang may pakita sa ating Panginoon. Ito, bahagi ng isang mabuting gawa, yung pagtitiis sa iba. So, nawa po ay kayo ay nabiyayan sa ating devotional ngayong umaga. Sana araw-araw ay ang ating Panginoon ang siyang atin pong magiging buhay, no? Every day with Jesus. Pero bago po tayo magtatapos, siyempre, hindi po natin na makakalimutan yung hinahuli kagabi ito, yung prayer request ni Brother June Nipay, no? Prayer para sa kanyang asawa na nasa Japan, si Aisa. Sana lagi siyang okay, no? At alam ko lagi ding nakasubaybay sa ating Sister Aisa. Good morning sa inyo, sa iyong mga kasamahan dyan. Greetings din sa aking kapatid, si Jan, kila Mary, kay Jalo, at kay Ate Beans na lagi kayong nakasubaybay dyan sa Makati. At inyong mga kasamahan, good morning po sa inyong lahat, no? Si Alan, Brother Alan,
Lorenzo, isa sa mga elder, bukas po kayo, no? So, si Jelly Jimenez, ang kanyang buong pamilya, mga kasama ko sa Saudi dito. Good morning sa inyong lahat. Sila Lusa SP Jarin, taga Jeddah, kung kayo po ay nakasubaybay ngayon, good morning po sa inyo. At ang oras sa inyo ngayon pala ay alaw na ng madaling araw, no? Kumaring Rose, thank you. At Rose Abad, sa iyong pagsubaybay din. Paring Rudel, thank you very much na bless ako. Kayo din pala ay nakakasubaybay sa amin. Kayong dalawa ni Kumare, sana pati si Nana, mga anak mo ay makakasubaybay din sa atin, no? At ang ating mga kaibigan, gusto ko pang tingnan yung ilan sa ating mga naka-tune in ngayon. Si Nida. Nida, good morning. Good morning kay ka. Itong aking Nidang pinsan at kumare, ne? Ay Linda Jimenez, yung aking pinsan din, Maya Paabak po. Salamat at makiramdam ka, Lin, ne? Sana lagi kayong subaybay. Hello, Brother Eric Jury, no? I saw your online. I'm blessed also. Thank you very much, no? Sister Niti Cabrejas, good morning. God bless everyone. Sa inyo din po, si Jason Mo na Manalastas. Good morning, Jason. Good morning po. Ganda po ng topic nyo. God bless. Thank you, Sister Leonida Rosario. Bagamat ang layo mo, Sister, no? Na nakakasubaybay ka. Kumusta na lang kay Ambassador Tihano. Alam ko kung minsan nag-charge kayo dun sa charge niya. So, good morning and regards sa kanya. Elaine, good morning. God bless you too. Okay, si Ellen Trono. Niti, okay. Brother Boy, good morning, Brother Raybert. Ang pag-iingat at pagliligtas ng Panginoon para sa ating magkakapatid sa lahat pa. Thank you very much, si Brother Boy. Kasamahan po natin sa layman, no? Isa din siya sa mga presidente ng layman, si Brother Boy. Kuya Ben Pagaduan, good morning dyan sa... Good morning din. Good AM, sabi ni Kuya Ben, dyan sa Australia. Ay, no. San Francisco, California. Ruben, Roslyn Tonggolcao. Hi, Ate Roslyn, dyan sa Kabyao. Good morning. God bless you. Maya Paabok kaya kayo, kapatid. Brother Ed, good morning. Oy, my best friend. Oh. I imagine king kaya kang smile, brother ko. Ayan, yung family sa inyong pagkikisama. Emily Taclara, good morning, kuya. Good morning din kaya kayo, Ken King Bulaon. Ne, salamat at makatune in kayo. Good morning. Uy, yating ko kanyan. Good evening kaya, pero maninaya ya. Reynora Reyes Bencito. Ayan, thank you kaya ka. Happy Sunday morning, Princess Tayag. Uy, thank you very much. Happy Friday morning kaya ti Pilipinas, pero balo ko, Ken. Good evening kaya kayo, Ken. Ne? So, Jocelyn, Joylyn, dyan sa AUP. So, yabete kem prayer, itatang use, mal na. May kakalingwan. Ayan, marami pang iba. At ang oras ay, delivery naman tayo. Pero ang aking practice ay, nung tayo nasa broadcasting pa, ay hindi pwedeng lalampas sa oras. Kaya sabi ko nga, walang idle time lagi. Yun ang gusto kong i-practice. Kahit na sa ating mga church, sa ating po mga services, sa mga fellowship, sana ay maging example yung walang idle time. No? Lagi tayong nasa oras, laging walang nasasayang na oras. Okay po, tayo, samahan niyo po kami sa panalangin. At awitin po natin yung Every Day with Jesus. Ayan, Every Day with Jesus. Tayo po'y manalangin.
Dagi lang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Muli po kami nagpupurit at papasalamat sa iyo kabutihan. Sa isang magandang umaga na hindi po nga pinagkaloob po sa amin. Maraming salamat o Diyos sa iyo po mga kabutihan at ang pag-ibig at patuloy po namin nararanasan ng kapayapaan. At sa kabila po ng mga ganito nga mga karanasan namin sa buhay, ay dama po namin na nandyan po kayo sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu. O Diyos, hindi po kami humihingi ng kapatawaran kung kami man po ay nakasakit sa pamamagitan po ng aming pananalitan sa aming isip. Patawarin po ninyo kami, O Diyos. At salamat po at kasama po namin ang mga kapatid na patuloy na sumasubaybay, nais makapakinig ng iyong mga pabalita, ng mga salita. At ito po ay nagpapalakas po sa bawat isa sa amin at naaalala po namin na kung paano ang aming Panginoon nung nandito siya sa lupa ay nagbigay ng halimbawa, makita nawa sa bawat isa sa amin upang ang aming mga nakakasalamuha, ang mga nasa paligid ay makita nila ang aming Panginoon sa aming buhay. O Diyos, sa oras na ito, nais ko pong ilapit po sa iyo ang bawat isa na nakakaranas po ng mga iba't ibang mga pagsubok, problema. Una na po yung mga may karamdaman. Itinataas ko po sa iyo si Tatang Jose na alam niyo, O Diyos, ang kanya pong kalagayan, no? Sa kanyang edad, ngunit ako'y naniniwala, bagamat nandyan siya sa ganyang kalagayan, ay naibabalik niya ang papuri sa iyo sa pamagitan ng kanyang isip. Si Mang Dena, si Atsing Aning, si Nanay Let, sa kanya pong pagpapagaling, ang aking pong mga kapatid na mayroong mga karamdaman, lahat ng mahal sa buhay, lahat po ng nakasubaybay ngayon na mayroong pong mga karamdaman sa kanilang physical na pangangalagtawan. Alam po namin, O Diyos, dahil sa kasalanan ay nangyayari po ang mga bagay na ito. Ngunit mayroon po kayong pangako na pagdating ng inyong anak ng aming Panginoong Yesus ay mababago ang mga bagay nito. Ayon sa inyong sulat sa 1 Corinthians chapter 15, nakilang Diyos amin pong pinagahawakan ito. Nais po namin makatanggap ng reward. Pero nawa, hindi namin ginagawa ito dahil sa reward po. Nakilang Diyos. Kaya tulungan niyo po kami kung paano kaming magtiis sa lahat ng bagay. O Diyos, akin pong itinataas po sa inyo lahat ng mga kaibigan na maaring meron pong namamagitan po sa kanila, mga sigalot, nawa ay payapaan mo po sila. Ang mga mag-asawa, magkaibigan, anumang relasyon na nagkakaroon po ng hati, tulungan po ninyo sila sa ganitong pagkakataon, O Diyos, na makita ang pagmamahalan at pagkakaisa. Maraming salamat sa pagdinig nyo sa aming dalangin at ito po ay aming kiniklaim na tinanggap na ang aming dalangin. Ang lahat ng ito ay tinanggap po namin sa patnubay ng Banal na Espiritu sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay? So, muli po, good morning sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagkikisa. Ayan. Sa ating pag-aaral at mamayang gabi, alas 7 po, mag-worship po tayo. God bless you. Ayan. Okay, pahabol, Sister Gemma Gutay or Bistondo, good morning din. Paki-greet mo ako kay Sarento. Yung asawa nito, isa sa mga frontliner, no? Pinagpipray natin yan ng mga pulis. Meron tayong mga kapatid na pulis. Kaya, Sister JMI, good morning. Sana lagi kayo sumusubaybay. Sister Annalyn, thank you. Mixen, pick! Ayan. Hindi ko sasabihin yung tunay mong pangalan kasi may talipampan. Good morning po! Okay, so amen. Amen po sa inyong lahat. Good morning and God bless you. Ay, Elmer Gabinete Pedernal, yung aking bayaw dyan sa Palawan. Frontliner ka rin. Ingat-ingat ka dyan. Laging ugas kamay at yung ilong laging nakatakip, no? Peng, thank you. Ne? So, schedule na kayo. Dexter, Cordoba, Kuya Gerson, dyan sa US. Thank you very much. Kumusta kang nanay, neni, malit, no? Si Nico, yan, si June, at least napakinggan mo yung panalangin. Thank you very much and God bless you.